Good afternoon mga ka-Cherry. So ipapakita ko po sa inyo at ipakilala ko rin po sa inyo ang one of the intelligent car ng Cherry GMA, ang Cherry Tiggo 7 po. Bakit? Bakit siya mo considered na intelligent car? Una, kaya mo siyang paandarin yung makina na gamit ang susi. Then, advisable ang recommended, dapat pag pinatay mo yung makina niya, dapat ilagay mo sa number 2 yung aircon. Para pag binuksan mo yung engine, nagamit yung susi, pagpasok mo sa loob, is malamig na siya. So yun, kahit na sa mga 200 meters, kaya niya pong pandarin yung makina. Then, then papasok tayo de, para makita po natin kung malamig yung aircon. Yan, kung mapapansin nyo, gumagana yung aircon niya kasi hindi ko po pinatay. So, ganun po yung recommended. Papatay niyo yung makina, lalo na pag nasa mga mall kayo, pag nag-shopping, sa mga open parking, pag natin mo makina, dapat naka number 2 lang yung aircon. Para pag binuksan mo siya, nakamit niyo susi, pagpasok niyo, malamig na yung loob. Diyan patay natin. Isa sa mga considered ko rin na bakit siya intelligent car. Dahil pagka yung susi, kahit nasa bulsa mo lang o nasa bag mo lang, tapos may dala-dala kang gamit na gusto mong ikarga, lalapit lang tayo. So mag-automatic, naangat yung kanyang power tailgate. Hintayin natin sa mag-hazard. Pag nag-hazard siya, kailangan mo umatras. So, ibig sabihin, pag hindi siya umangat, tatamaan yung mukha mo. So, kailangan mong umatras. Yun, tipong hindi kanya tatamaan. So, isa yun, makonsider na intelligent car. Okay? Isa din sa makonsidered ko, bakit intelligent car siya, dahil pagka lumapit ako sa sasakyan, nag-automatic unlock, then bubuksan ko na lang. Papasok na lang ako. Hanggang sa i-start ko lang yung makina nang hindi ko kailangan ilabas yung susi. Tapos, isa pa na makonsider na isa ay intelligent car, pakita ko sa inyo. Bubuksan natin lahat ng pinto. Buksan natin lahat ng pinto, assuming nakalimutan natin, ano? Tapos naka-anti-pinch din ito, eh. Kung halimbawa, yung mga bata naglalaro, maipit yung kamay. Yan, oh. So, anti-pinch siya. Hindi ko basta-basta maipit. Tapos, buksan din natin itong panoramic sunroof. Tingnan niyo, bakit matawag siya nating intelligent car? So, lahat ng pinto nakabukas, mga bintana, pati panoramic sunroof. So, ang gagawin ko ngayon, patayin ko yung makina. Then, lalabas ako. Tingnan natin. Pagka lumayo ka, tingnan niyo. Tingnan mo, bidyuan mo, yan. Lahat nagsasara, pati panoramic sunroof sa taas. Yan, di ba? Kaya isa sa mga makonsidered kong intelligent car, si Cherry Tiggo 7 Pro. Di ba? Tingnan natin. Tapos isa pa, si Cherry Tiggo 7 Pro. Naka 360 camera. Every time sa mga cornering, lalo na sa mga parking area, pag mga masisikip yung parking area, bawat liko mo, nag-automatic, nagbubukas yung kanyang 360 camera.
camera. So makikita mo bawat gilid. Ang kagandahan pa kay Cherry Tigo 7 Pro, mayroon din siyang wireless charger. So hindi siya all the time nag-on. So meron kang option na pwede mo siyang patayin dito sa monitor pag ayaw mong gamitin. Kasi pag hindi mo siya in-off, tapos yung cellphone mo hindi naman na wireless charger, iinit siya. Magkakaroon siya ng init. Pero hindi naman siya ganun kainit. Ma-feel mo lang na umiinit yung phone mo. So advisable ko sa inyo is i-on, i-off natin yung wireless charger. Dito yan sa settings. Yan, makikita mo dito wireless charge dapat naka-off. Kung hindi naman wireless charger, para pag nilagay mo dito yung susi at saka yung phone mo na hindi wireless charging, eh, hindi iinit. Tapos, yung phone forgotten. Halimbawa, nalock mo na siya, nandito yung cellphone mo, naiwan mo, naka-on yan. Tutunog siya. Sabihin, may naiwan kang phone sa loob ng sasakyan. Isa na dapat tandaan, pag halimbawa, kung si Cherry Tigo 7 Pro, medyo, halimbawa, 3 days niyong hindi siya nagamit, tapos, hindi nag-auto function yung susi, ang gawin nyo lang, pagpasok nyo sa sasakyan, i-off nyo yung intelligent key, tapos itong susi na to, ilalagay mo dito sa may butas, sa may center console, dito, sa may box na to, then, i-off, then after nyo ma-off, i-on. Then, pagka na-on nyo, papatay nyo siya. Then, after nun, babalik na ulit siya sa normal. Kasi parang ano yan eh, parang mga smartphone din eh. Di ba, minsan, kahit naka-Bluetooth to Bluetooth, minsan, di ba, hindi matagal ang connection. So, ganun din siya. So, kailangan mo lang siyang i-refresh. Bukod dito, meron na siyang cruise control, adaptive cruise control. Ay, hindi siya pala siya adaptive. Kasi iba yung adaptive, iba din yung cruise control. Kasi yung adaptive cruise control, iyon yung naka-cruise control ka na pag may nag-overtake sa'yo, kung halimbawa ang speed mo is 80 km per hour, tapos biglang nag-overtake, then bumagal ng 60, dahil meron kang adaptive cruise control, iyon yung kung anong speed nung sa unahan, iyon din yung magiging speed mo. Pero sa kanya, cruise control lang meron siya. Tapos, isa pa, dito sa ambient lamp, so dapat naka on ang DRL, ang daytime running light. Pwede mo rin siya i-off, pero recommended dapat naka on ang auto light. Ito naman yung dapat naka on siya, kasi lalo na dito lagyan natin yung itong ano na to, point na to, ilagay natin sa auto. Para sa ganun, pag dumaan ka ng tunnel or madetect niya na alas 6 na ng gabi, so pag medyo madilim na, nag-automatic on yung kanyang headlight. Isa din yun sa magandang safety para sa car. So yung ambient light, ito pwede mo siyang i-on kung gusto mong sumusunod siya sa music. Yan, ito mga ambient light na linya yan, no? Pwede mong pagpalit-palitin naman yung kulay. Yan, color green. Pero ang paborito ko dito ito is yung green. Kasi medyo maliwanag siya pag lalo paggabi. Tapos, dito naman sa isang settings. Dito sa security tips,
Itong exterior mirror auto fold, dapat naka-on po 'yan. Kasi pagka lumabas ka ng sasakyan, malalaman mo kagad na yung sasakyan mo is naka-lock kasi mag-auto fold siya. 'Yun po yung advisable na dapat naka-on si exterior mirror auto fold para malaman mo na yung sasakyan mo is naka-lock lalo na pagka naka-auto fold siya. Tapos pag hindi naman siya, pag mayroong pinto na nakalimutang i-lock, pag lumabas ka, hindi nag-auto fold kasi yung side mirror. Yun yung kagandahan doon. So, dapat naka-on yung auto fold. Tapos, sa angle of lift gate, pwede mo siyang i-adjust yung taas ng power tailgate natin. Kung yung height mo medyo hindi ganun katangkaran, pwede mo siyang i-sit dito. Kung 72%, 50%, oh, di ba? Ibig sabihin, itong sasakyan na to, lahat ng height pwede. Lalo na dyan sa trunk. Ano pa? Okay, dito naman tayo sa engine. Ang engine ng Tiggo 7 Pro ay 1.5 liters engine with turbocharger tsaka naka 9-speed automatic, 9-speed manual dahil naka CVT or tinatawag na continuous variable transmission. Tapos yung kagandahan dito sa Chery Tiggo 7 Pro, yung kanyang warranty na hindi kayang pantayan ng iba dahil sa engine pa lang naka 10 years warranty plus yung general warranty, yung electrical, mechanical, naka 5 years warranty plus naka 3 years libre naman yung kanyang PMS. Biruin mo, ang PMS mo libre sa loob ng tatlong taon. Ang change oil interval naman nito is nasa 10,000 kilometers or 6 months. Wala kayong babayaran, parts, labor, lahat wala sa loob ng 3 years. Tapos ang gagandahan pa, meron din siyang 3 years na libre roadside assistance. Sa mga gustong mag-test drive, maaari lang po kayo pumunta dito sa Chery GMA. Makikita nyo po dito ang isa sa masasabi nating intelligent car na si Chery Tiggo 7 Pro. So yun lang po mga ka-Chery. God bless!